Alam mo, kung meron akong namimiss na isa pa sa buhay natin before, yung every now and then, merong mga ting na delivery sa atin mula sa mga online shopping natin. Naka-excite yun eh. Oh. Kasi almost all of us are fans of online shopping, di ba? Halos from jocks to all the staff of Easy Rock, may mga dumadating na ikaw, hindi delivery ni ganito, ni ganyan. Na mag-aabang ka talaga. Sa'yo ako natuto mag-online shopping eh. Ako din. Kimi Sam din ako natuto. Talaga hindi ko yun alam. Si Sam lang nagturo sa akin yan. Di naman, okay lang. Kasi maraming times na nakamura din tayo, di ba Nick? Sobra. I remember the first item I bought ay shoes. And I rarely buy shoes. So sobrang ano nun, sobrang saya ko nun. Oh, good I remember, di ba? So, parang sabay tayong bumili nun. Ako yung nag-order. Yes. Yeah. I'm talking about it now because that's gonna be our topic for today. As you can see, ang daming ngayong panahon na to na nagkaroon tayo ng pandemic, napakaraming mga kakilala natin na nagsimula ng mag-put up or mag-set up ng kanilang mga online businesses, di ba? Pansin nyo rin. Right. That's Obra, true. A lot of people spending sa FB because of their online selling. Some people are baking, cooking, or selling some random stuff online, diba? Yeah. Na-try nyo ba mag-order ng products ngayong itong time na nagkaroon ng pandemic, na-try nyo bang mag-online shop? Anong products binili nyo? Ano yung mga purchase nyo? Ako, ano, disinfectant at saka yung mga gamit ni baby, like yung laundry soap niya, yung kanyang body soap and shampoo na, yun ang mahirap pang lalabas na separately for that. Oo. Kasi diba usually ang gamit ng babies naka-separate siya sa grocery, so it will really take time for you to gather yung mga gamit. So ang ginagawa ko, I just ordered online. Even his milk. Oo. Actually, order it's na lang kami online. It's a lot of convenience, diba? Ikaw, Nick, nag-purchase ka rin ba online ngayong pandemic? Usually food. Kasi sinusupport ko yung mga online businesses po of friends. Yeah. Oh yeah, ano? Me too. We have supported some friends din na merong online businesses on the side, yung cooking nila and some of their products na pagkain. Ayun, trinay naming i-support din. Oo. That's good. Yeah. Meron tayong group for that actually. Ako, ano, ang pinurchase ko, bigas. Wow. Oo, sa online ako nakabili. Ako nag-purchase ako ng bigas sa kaklase ko nung high school. O, di ba? Kayo ba, hindi nyo ba naisipan na mag-set up ng online shop? Nick, ikaw? Sobrang naisip ko siya, pero iniisip ko rin kung ano yung ibenta kong product. And what I think about is my services. Sabi ko, ano ba pwede kong gawin? Servisyo ko? Ako pwede bang akong maging ano, delivery boy? Baka pwede rin ako mag-grocery for them. Or pwedeng kantahan ko sila. I mean, I rediscovered that I've been doing a lot of videos of me singing. Sabi ko, baka may gustong kantahan kahit na donation lang. Ganyan. It might be a good business. Ako actually, I've been thinking of what to sell online. Napakahirap mag-isip ngayon kasi syempre, iba yung priorities ng tao, di ba, sa FB, diba, Sam? That's right. At saka syempre, you have to consider yung logistics and delivery mo. Sino ba yung makakatulong mo to deliver the products, di ba? Kasi usually yun ang magiging challenge for online sellers. Eh. Yun daw ang pinaka-challenging sa ngayon, delivery. Oo. Kasi halimbawa, yung binibenta mo, 100 pesos lang.
Baka mamaya yung delivery mas mahal pa, di ba? Kasi I'm pretty sure whatever it is that you're planning to sell, you would be able to cope up with the demands ng mga buyers mo as long as may stocks ka or meron kang nagawa or naluto, di ba? But yun nga, yung challenge talaga doon is how to send it to them ng in good quality pa, ng hindi ka mapupulaan. Tama. Yeah, I had some cupcakes delivered. I don't know if you saw the post. The cupcakes should be good. The owner of the shop took a picture at ang ganda-ganda ng frosting. Tapos pagdating sa akin, sobrang wasak na yung cupcake. I saw it as on your post, Nick. Baka naman tinapon-tapon. Matutumba pa yung cellphone ko. Baka naman tinapon-tapon sa delivery kasama doon. I didn't want to file anything kasi any charges? No, any charges. Kasi ang nahasal, pero binurder niya talaga yung cupcakes ko. Grabe. Ako, I tried ordering cookies. Grabe, ang ganda-ganda niya sa online post ng shop, ganyan. Tapos, pagdating dito, parang hindi maganda yung handling. Alam mo, tunaw-tunaw siya. As in, tunaw-tunaw, durog-durog. Parang, hindi na lang ako nagbigay ng review kasi feeling ko hindi naman kasalanan ng seller. Mukhang kasalanan ng delivery. Yeah, true, oo. So, tingin nyo, other than the delivery, ano pa yung ibang struggle kaya ng mga online sellers sa panahon ngayon? Yeah, you're right about the product. Kasi people, I think, are just buying. Most of us are struggling with our salary and, you know, hustling on the side. So, mostly talaga food and yung sabi nga namin sa akin ng alcohol, the needs of their babies. Parang hirap magbenta ngayon ng damit at ibang luho. Definitely. Parang ang kailangan ngayon kung magbebenta ka online, ang mga papatok ngayon is about yung mga cleaning agent, disinfectant, yung mga ganon. Right. Pagkain. Pero yung klase ng pagkain, kailangan aralin mo din. That's true. And another struggle siguro ng mga online sellers these days would be the pricing because of the steep competition nga. Dahil marami na kayo eh, na may ganun ding produkto, di ba? So, hindi may iwasan that some people would actually ask for a lower rate of your products. And I've been seeing some posts of some online sellers na masyado daw silang binabarat considering yung risks that they have to go through to purchase some of the items, tapos i-resell nila. Diba? So, yun yung nagiging struggle. Kasi parang kulang na lang ibigay ng same price from what you get sa grocery or sa mall. But the thing is, syempre, pag nag-pasabay ka kasi, iba yung risk ng tao na lumabas for you, diba? Correct. Yeah. Kaya hindi sila masyado makapag-haggle sa presyo nila. Even if they wanted to give it at a lower rate, parang syempre yung risk din naman ng seller kasama din doon. Tama. And there is another issue that I saw. Marami ring mga nakaka-experience ng, ano ba yun, yung seller shaming ba tawag nila doon? Ah, right. Yung mga every day, for example. Oo. Parang ang hirap din kasi 'di ba parang merong nag-post na sabi sa kanya wala ka nang ginawa mag-post ng mga binebenta. Parang ano bang masama sa pagbebenta kung tutuusin? Eh ang daming nawala ng trabaho ngayon, 'di ba? So I think we should just support our friends. I think we should just support our friends whatever it is that they're selling if we believe that we need them, oh why not buy, 'di ba? Oo. Masingit lang, DJ Chloe, DJ Nick. DJ Chloe, our cardio at Makati Med is watching. Dr. Wenceslao. Hi, Doc! Hi, Doc Wency! Doc Wency! Frontliner yan sa Makati Med. Doc Wency, I miss you na. Dapat magpa-check up na tayo. Nakaskid na tayo eh. Ayan, nag-text sa'yo. Ayan. Nakita ko he's watching, nag-alert sa ano, sa feed natin. Oh. Ako hindi ko nakikita, but anyways, yun nga, other than buying the products of our friends, the people that we know, paano pa kaya tayo makakasuporta sa mga
sa mga kakilala natin who's into online selling, share natin yung mga sinisell nila. Pwede naman actually. That's one way to help them. We can share whatever they're selling aside from supporting. E paano kung syempre binabudget din natin yung income din natin ngayon, hindi naman pwedeng bilhin natin ang bilhin lahat ng products nila, diba? So we can help them by recommending to buy from them, diba? Yeah. Saka leaving a review is also good, diba? Definitely. Ako pagka nagsha-shop online ako, tinitingnan ko muna yung mga reviews. Pagka medyo hindi maganda yung review, hindi na, harap na ako na. Nahihirap, totoo. Diba? Ako din, I check on the reviews most of the time. Yeah. So tingin nyo ba? So far during this pandemic, I haven't experienced anything naman na sobrang pangit when it comes to online selling. Even from a trusted online shop, yung mga kilalang-kilala na natin, plus from a friend na napag-order namin ng from fishbowl to lumpiang sariwa to meat products, diba? Wala naman akong na experience na hindi maganda so far. Tingin nyo ba, even after the pandemic, magko-continue pa rin tong mga small entrepreneurs na to, mga online business na to? I think so, yes. Kasi some of them can do it on the side, and I know some people who did some side hustle. Nag-sumideline sila na ang tataas ng position nila sa companies, ah. Oo. Wala, kailangan talaga eh. Other than kasi di ba napag-usapan natin na pwedeng sa handling nagproblema, but was there a time na pagdating sa inyong binili ninyo, naramdaman ninyo na it's not worth it? Like for example, pagkain, it's not worth it na umorder kayo, or the yung price niya for that matter? Ako so far, wala pa naman. Wala pa akong na-encounter na overpriced feeling ko, tapos pagdating sa akin, ang poor ng quality. Siguro dahil katulad mo, I'm also very selective and I really review the products and the recommendations on the site or on the page before I buy something. So wala pa ako na experience na hindi maganda. But my husband had a really bad experience with online shopping. Umorder ba naman ang cover ng manibela na parang tinanggal lang yung tahi-tahi? As in, na bogus talaga siya doon. As in, sabi ko nga, pwede ba next time, pakita mo muna sa akin, ako na lang o-order. Sayang pera. Alam ko, bago nagkaroon ng pandemic, umorder ako online ng Blue Ternate Tea. Kasi umiinom ako ng blue tea, yung kulay blue na flowers. Dumating ang inyong delivery, nakalock na. Nung nakita ko, nagaling pa siya sa China, ewan ko sa takot ko, tinapon ko na lang. Yung mga masks din, diba? Even the surgical masks that we buy, you know what we do before we actually use it, even if it comes from a box, kahit na hindi pa siya galing ng Wuhan or kung saan man siya galing, I put it inside my UV sterilizer. Ini-sterilize ko muna siya before using. Kasi parang made in China, di ba? Oo. Although nabasa ko naman na hindi naglalast yung virus dun sa time span ng delivery. Hindi na raw mag... Kaya lang syempre, paranoid pa rin tayo, diba? Takot pa rin tayo. Oh, baka may mga viewers tayong online seller dyan. Mag-post naman kayo ng comments sa ating coffee break feed today. Ano ba yung mga challenges nyo para ma-share natin dito sa ating live feed? Oo. Or yung mga binibenta nyo. Oh, baka maka-order kami dyan. Hi to Ate Angel yung mga Barrios. Ate Angel, you're watching pala. Hello. Ito nga, inventory is not a problem. The availability daw ng products is one of the common problems in online selling. Oo. Hi, Eli.
that is watching. Rialine Mendoza. Miss Jen Galang. Hi, Ma'am Jen. Miss you. Hi, Miss Jen. Ayan. Sino pa ba? Ako gusto ko talagang mag-online selling din eh. I'm thinking of mga baking products, mga baked goods, yan. Yeah. Mm-hmm. Since mahilig pero naman akong gumawa ng cookies. Oh, di ba nagbe-bake-bake ka na? Sana suportahan natin lalong-lalo na yung mga local sellers natin, ano? Definitely. Sana na everybody's having... Oh, wag na tayong tumawad ng tumawad pa. Ay, isa kung pa palang ano, naman. Isa pa palang struggle na kwento lang sa akin is may time daw na kunyari magpa-purchase ng medyo maraming items, ano? Tapos nagko-confirm na, tapos kakilala mo pa yung tao. Nung nakuha mo na yung products, when it's already on hand, they will tell you, ay, hindi na namin kukuhanin kasi may nag-donate. Yun lang, medyo masakit sa ulo yun, di ba? Nag-confirm, tapos nag-cancel. Sana i-consider naman nila, di ba? Na yung nag-e-effort yung tao. Totoo. Kasi syempre, yung mga online sellers, they also shell out money to, syempre, to get the supplies na kailangan nilang ibenta, di ba? Grabe. And majority kasi of the people then are resellers. Yeah. Eh di ba kung hindi naman kasi lahat is ano? Go ahead, Chloe. Tutusin, pag bumili ka, hindi pwede yung change of mind lang. Kaya gusto mong palitan. Yung nagbago lang yung isip mo, kaya gusto mong isole or hindi mo nabibilin. Hindi naman pwede yun actually, di ba? Totoo. Pero alam mo, I'm amazed. Yun, you were saying. Kasi I have been seeing a lot of online sellers na eto mga ano to, mga US-based na mga Pinoy din na nag-online selling. Ang dami pa rin nagpa-purchase ng mga fashion products, ng fashion items, branded bags and shoes and watches. Would you believe kanina lang? And most of the yung mga nagpa-purchase, most of the buyers are online sellers here in the Philippines. Kanina lang someone sent me a picture. Somebody from the Middle East sa Kuwait. Grabe yung pila dun ngayon ng isang branded na designer na ano, designer product. Grabe yung pila sa labas ng store nila. Parang walang pandemic. Yeah, you'll be amazed, totoo. No? Diba like in the US, syempre nag-ano din sila, nag-lockdown din sila in most of their states, diba? May mga big malls doon na sikat na kumbaga dito sa atin para siyang yung pinakasikat na mall chain dito sa atin. Parang ganun. Meron silang ganun doon na you can get different brands in that mall na pagpasok mo, it's really a big depth store. Ganun siya. Yeah. Alam mo, empty yung racks. Empty yung racks, diba? Sobra. Kasi ang ginawa pala ng nitong mga ano, mga sellers na to sa US market is yung mga may-ari ng mga dep stores. Lahat ng na-lockdown na items during the pandemic, nung nag-reopen ng US, they sold it ng mas mababa. As in nag-ano sila, nag-sale sila up to 80% off, ganun. 75% to 80%. That's why yung mga racks nila sobrang empty, as in nag-shopping talaga yung mga tao. Sana nga ganun na lang din yung gawin dito, no? Tingin ko marami rin bibili. Oo. Although sana risky lang lumabas din dito sa atin ngayon. Oo nga. Sana mag-sale din yung mga mall. Nakakamiss din mga sale kasi dapat mga ganitong panahon. Marami ng sale, lalo-lalo na yung malalaking malls, department store.
dito sa Metro Manila, alam naman natin pag ganitong season, grabe na yung sale, di ba? Sunod-sunod na yon. Ang mga sinesale na ngayon, mga pang-summer items na kasi tapos na si summer. Tapos si summer, correct. Oo. Nobody knew this. Mag-mall, ano? Oo naman. Lalong-lalo na yung office natin, napakalapit lang sa mga malls. And, di ba, every year, nakaka-visit tayo sa mga bazaar sa World Trade Center. So, this year kaya, paano kaya? Baka walang bazaar kasi nando ng COVID, ano, ginawang quarantine area ang World Trade. Most likely. We're just, ano, hoping na lang na by December, matapos na to, magkaroon na ng vaccine. Kasi, hindi talaga tayo makakabalik sa normal. Di ba? Pero ang pansin ko talaga, ang malakas sa online selling ngayon talaga food. Oo. Talagang pagkain, pinapatulan totoo. Kahit malayo. Totoo. Meron nga akong gustong itry eh. Hindi ko pa lang natatry umorder kasi hindi ko alam kung saan ba. Yung ube pandesal, parang naiintriga ako sa kanya. Try mo mag-order sa HR natin. Meron ba? Ayun, si Sir James. Si James, nakita ko. Umorder ako doon ng ano eh, kay Chris. Umorder ako nung latik. Ano ba 'yun? Suman na may latik. Sarap. Tingit. Masarap talaga, dineliver niya pa. Kasi sabi niya basta within ano area lang ma'am ng ganyan. Daling ko sa iyo. Oh, dali. Agad-agad. Try niyo yung chicharon nung ano nung ating staff natin, yung ating assistant traffic na si Eunice. Masarap. Oo nga, nakita ko nagbebenta rin siya ng chicharon. Nakakatuwa. Nee, ako masarap in fairness. Talaga, yeah. Ikaw Nick, wala ka ipo-post doon? Ako po, bebenta ko po yung sarili ko po. Uy, kung pwede lang pag-event online saka hosting online, 'di ba? Bakit hindi? But some ito nga mag-comment si, ano, si Ate Angel Barrios. Ang sabi niya, our office is closed since mid-March as there is no events for us to survive. So temporarily, they ventured into selling items both online and getting in touch with their clients as a supplier. Actually, yung ibang items ni Ate Angel, sinishare ko sa page ko. At talaga? Nakikibenta din ako. Yeah, that's one way of helping a friend. Diba? Oh, naman. True. And also, those who are asking to like their pages, just like their pages. I mean, nothing. You're not gonna lose anything. Yeah. Hi to Manoy Tonet Gem Lison, who is watching in Imus, Cavite. Hi, Manoy. Thanks for watching. Ayan. Si Ray. Yugazaki, sabi, even I'm a victim rin. Na-victim din ako, pero sa mga anime naman daw and cosplay stuff. Wow. Yung mga toys kasi usually, dapat legit stories eh. These are really fake ones, manufactured from the country you don't like much these toys. Pero ako, I tried ordering an anime jacket for my daughter. But this was before COVID. I think that was nung December. Kasi birthday gift ko sa kanya. So galing pa siya ng China. Okay naman, maayos naman yung nakarating sa akin. Siguro talagang ano, importante talaga yung i-review mo nung maigi. Yeah. Ako minsan kahit meron lang isang hindi magandang review, I don't buy from that store anymore eh. Yeah. Oo, kasi minsan may mga review na maganda, may review na hindi maganda, pero pag merong nag-review na hindi maganda, ako rin, Sam, hindi na rin ako. Maghahanap na lang ako ng iba. Actually, although with minsan, online shopping, go ahead, Nick, go ahead. No, I'm just saying, kung minsan lang, yung mga negative reviews, mas nilalegitimize na yung product. You also have to be careful about that. If you see everything is 5-star, everything is positive, that could be a bit sketchy kasi baka mga bots lang yun. Yeah. Totoo, baka ano din yun, planted. Planted. Maganda yung mga nagre-review na nagpo-post din ng mga pictures ng product na nabili nila. I mean, you would know naman if it's planted or
review talaga na maayos, di ba? Correct. You know, we were talking about the challenges of online sellers. Actually, may challenge din for online buyers like us, di ba? Ang isa sa pinakamalaking challenge would be when you receive a product that is expired. Yeah, oo. You don't have kasi, a wowing kasi, di ba? Would you believe even sa diapers kasi may mga nababasa akong reviews na nakakatanggap sila ng expired na diapers. And oh these God. Are from legit brands, ha? Wow. And from their actual store. Ah. Pero so far ako, that's wala bad. Naman ako ng experience na ganun. So always check then. Kasi yun, legit reason yun for you to, well, give it back to the seller. Mm-hmm. At saka also, maraming nag-i-scam talaga. The moment na dumating yung product, binubuksan ko sa harap nung ano, ng delivery, tapos tinitingnan ko kung okay siya or hindi. Pag hindi siya okay, hindi ko siya kukunin. Right. Yun. Oo, tama but anyways, lang din yun. Kasi, syempre, you have to protect yourself as the buyer somehow. O lalo na ngayon, money is really hard. It is. Totoo. Every peso counts. Yeah. So but anyway, if there's one service na I tried over this pandemic, aside from online shopping, would be yung may mag-service ng haircut sa bahay. Haba na ng buhok ko. Nakapagpa-service ako and it's one of the most expensive haircut I paid for. Oh, yeah. Tapos grabe na yung ano ko, white hair ko. Talaga, mahal. Medyo mahal kasi syempre iba yung charges nila pag ano, pag pupunta ka sa bahay. Eh pero syempre yung risk mo din of going out. Anyway, masaya na naman itong naging usapan natin. We were able to dig out some problems on online selling. But overall, I think it's good to support people that we know who are into this, who are venturing into online selling and all. Kasi, eh, ganun din naman yan eh. Wala naman talaga tayong ibang pwedeng gawin kundi supportahan din sila. So, that let's encourage so everybody. Yeah, let's encourage everyone. Don't be ashamed kung kayo po ay into online selling ngayon. Okay lang yan. I have a funny feeling na pare-parehas lang naman tayo. Correct. At saka ano, if you're into online selling, be honest with your merchandise and with your business, kahit na on the side lang yan. Huwag na po tayong mang-scam ng kapwa natin dahil lahat tayo hirap sa buhay ngayon. True. So yun, before we wrap things up, any words of encouragement from both of you sa mga online sellers natin? Go ahead, Nick. Yeah, ako sobrang sinusuportahan kita if you're into online selling right now. You're really doing your best to put food on the table. So I'm not judging you for that. If you want us to share some stories or kung ano man, maybe the best kayo, maybe you know someone, you know, who can buy that item for you. Just keep doing what you do, innovate, and again, sinabi lang din ni Sam, just make sure na huwag tayo manloloko ng tao. At the same time, for us buyers, let us all be supported, especially to our friends. Because after all, you know, we need each other more than ever. True. How about you, Sam? Well, to all the online sellers and to all those planning to be an online seller on the side, you know, aside from the profession that you have, go for it, diba? If you love to bake, if you love to cook, and if you think you can survive all the struggles of online selling, nobody is stopping you from earning a little extra aside from the usual income that you get. Because we all know naman, it's been pretty tough for these past months because of the pandemic. And if it's going to help you and your family, why not, di ba? Yun. So go for it. Kung nagpaplano kayo, go lang ng go. That's right. Ako naman, for as long as it's an honest endeavor on your part, it's legit, makakatulong yung produkto mo, masarap and all, I don't see any reason para hindi mag-venture sa online selling or
hindi ka suportahan kahit ng mga taong hindi mo kakilala if you're planning to go into online selling. So go lang, 'di ba? That's right. 'Yon. So I guess that's it for today. Let's invite all our viewers. Let's remind them that we are on the air every day in our respective programs. So starting yung iba palagi nagtatanong from 6 in the morning until 10. Every day po yan, you can listen to my program, It's Good Vibes, with my special segment na, nakalimutan ko na yung daily, yung aking special segment. Heyday. Heyday. Yung heyday, ayan yung heyday. Sasabihin ko yung luma eh. Ayan. Do not forget heyday. Ayan. Sa aking Good Vibes program from 6 a.m. to 10. And of course, after me, it's gonna be Chloe. Yeah, I go on air. Every day pa rin, Mondays to Fridays, weekdays po pala, 10 a.m. to 2 p.m. And catch my daily dose of wisdom. I share it every around 12:30 noon time. After me, of course, si Radio Bay. Right. As for me, it's not as light, but we try to keep it light for Netflix. So do cast your votes for today's poll. Thank you very much. And of course, Shai, she's not with us now, but she's on board after me from 6 p.m. till 10 o'clock. Ayan. Right? Hindi po kami nawala on the air. Nandiyan kami. We are still doing our shows, yes. Kasi yung iba baka akala nila na hindi tayo nagpa-program. Meron pa kaming regular programs daily, so you can still listen to us. You can download our apps via Android and via iOS from Google Play or from the App Store. Just search for Easy Rock PH. Or right. You can listen to us live online sa aming website, easyrock.com.ph. That's about it for all of us. Thank you once again for joining us in today's edition of Coffee Break, where we talked about online selling. Maraming salamat, and till next Coffee Break session, that's next week. Bye! Bye! Thanks for watching!